Maayos kayo dyan, mais! Gunay-gunihing naglalakad ka sa kalsada sa katiray ka ng araw. Pero hindi pa, hindi tuhod at palad. At bahagya ka lang umusad. Nakakapaso man ang init ng kalsada. Pero araw-araw niya pa rin niyang ginagawa. Hindi para maglakwat siya, kundi para magtinda. Maayos kayo dyan, mais! Hindi man natutong sumulat at pumasa si Gilbert. No read, no write kumbaga. At naipagkait man sa kanya ang kagalakang tumayo sa sariling paa. Pero binubuhay niya ang sarili ng may dignidad at pag-asa. Yan ay sa kabila ng mga pagmamaliit sa kanya. Mayroon mga tao nagsasabing ginagamit ko lang yung personal na pagkatao ko para lang lakuin ko ang may ibang maawa, tao. Para may maawa. May maawa. Na ginaganon ka. Opo. Ito ang kanyang kwento na sana'y hindi maging sayo. Dito sa Lucena City, natagpuan namin si Gilbert. Matyagang pinagmamasdan ng bawat dumaraan sa pag-asang may bibili ng tinda niyang mais. Ilang minuto rin ang dumaan na walang pumapansin sa kanyang paninda. Kaya siguro nagpasya na siyang umalis at lumipat ng pwesto. Akala ko ay magpapaika na siya. Yun pala ay gumapang pa siya para alukin ang lalaking nakaparada sa tabing kalsada. Ilang oras ko rin siyang sinundan hanggang sa matimpuan kong nag-iisa na siya at nagpapahinga. Kaya nilapitan ko siya para kusapin. Bali, ano? Ako nga pala ay vlogger, ano po? Opo. Yan, kanina ka pa namin parang sinusubaybay at tinitinan namin na yung pagtitinda mo. Opo. Ang mais, ano po pangalan mo kuya? Gilbert po. Gilbert? Ayun. Opo. So ganito talaga ko yung hanap buhay mo, nagtitinda po kayo ng mais? Ganito talaga ko sir na pagtitinda ng mais. Ano po yung mga kasamahan ko? Ano kaya? Araw-araw po ito sir, ito ang trabaho ko sir, gaano buhay. Magkano naman kuya ang kinikita mo pag pagkatinda niyan? Pag minsan ako kuya, nakita ko dito pag nauubos, nakita ko dito ng 300, 200. Meron ba kayo kuya ang ano? May pamilya ba kayong binubuhay? Wala naman kuya kung pamilya binubuhay, kundi ang sarili ko. Ayun. Tapos pag minsan po na kailangan kong tumulong sa nanay ko, tinutulungan ko ang nanay ko. Ayun. Ilan taon na ka na po? Magka-40 na po kuya. Mayigit. Ano ba kayo kuya? Ipinanganak na ganyan? So hindi na talaga po kayo nakapaglakad? Opo. Ayun, pala ang ano po, ano nangyari sa inyo? Opo. Di, pero nakapag-aral po kayo? Hindi po ako sir nakapag-aral. Ni grade 1, kinder. Ah, hindi po. Hindi po ako nakapag-aral. Gusto ko po mag-aral kaso may kakulangan sa pamumuhay. Gawa na nanay ko, mahirap din. Mahirap din, so hindi po kayo nakapag-aral? Opo, pero po talagang gusto ko mag-aral. Kasi wala na pong pag-asa. Ayun, opo. Kasi po dahil sa kagipitan. Kagipitan po. Pero opo. Ibig sabihin ko, hindi po kayo nagkapamilya? Hindi po ako nagkapamilya. So, ano lang, ikaw lang, binata? Opo, binata po. Bali kuya, yung mais, inaangkat mo o tanim niyo po? Inaangkat ko lang ito kuya. So mayroon lang tao na kinukunan mo niyan? Opo, mayroon po. Inaangkat ko lang siya. Paano po kayo? Kung baga, halimbawa, 15 ang ano ko sa kanila. Habang 15 ang punan sa kanila, ginagawa ko naman ng ano, para may 10 punan na ako. Ayun, ginagawa mo ng 25. Opo. So may 10 po kayo. Ganun pala. Opo. Napakasipag mo kuya, kahit okay. Na may kapansanan. Ano po tinda niyo? Mais po. Is. Pwede po po, pangulang po kasi kami. Pwede po. Wala po kasi kayong perang dala eh. Magkano po ba yan? 35 po. 35, ayun. Kami ah. Oh, sige po, sige po. Ayun. Salamat po. Bilangin natin. Hindi naman po kayo minsan nalulugi. Minsan o oh, kuya, pag medyo matumal. Lugi. Lugi. Pag minsan. Okay naman. Okay naman. Natubo naman na maganda. Ibig sabihin po, pwede kayo malugi dahil po yung kinuha nyo, din yun na pwedeng ibalik.
sa inyo na talaga yun. Opo. Ayun. So, kailangan pala mapaubos nyo. Opo. Anong ginagawa nyo, kuya, para hindi kayo malugi? Ay, di, halimbawa po, pag kinuha ko na po ito daw, kailangan po ay, kailangan talaga mapaubos. Pero pwede naman yung kinabukasan. Open po, hindi naman pwede po na isusulot mo ang pera ay kulang, kailangan po ay buo para sa masunod po makakuha ng bago. Ayun, ganun pala. Opo. So, ibig sabihin, kailangan mong makuha mo yung halaga ng puhunan. Opo. Para makakuha ka ulit bago. Opo. Ganun. Ganun pala. Eh, kamusta po yung ano nyo? Yung, alam mo, paano kayo kumakain? Paano kayo, ano? Dito din po, kinukuha ko yung sa araw-araw. Nakakapagluto po ba kayo ng para sa sarili nyo? Opo. Ayun, nagluluto po kayo. Opo. Ano? Hindi naman kayo kaya nahirapan magapang. Nakikita kasi namin, napansin namin kayo. Gumagapang kayo papunta doon sa mga customer nyo, mga binihan. Hindi naman kayo nahirapan? Hindi naman mahirap naman, sir. Kaso talagang nagtsaga lang, sir. So, mahirap po? Mahirap talaga, sir. Gusto ko din po makapag-ipon ng para sa sarili. Para pagdating ng araw, kung magkasakit na ako, ano nangyari sa akin, may dudukutin ako. Hmm. Pag minsan naman, kuya, yan, tricycle na yan, tagang wala akong matulugan. Diyan ako, kuya, natutulog. Diyan ka po natutulog? Opo. Diyan po ang tricycle na yan. Hmm. Kahit po naulan, kahit po walamok, kahit po ngayon ako, kinakakit na ako ng lamok, tinitiis ko para lang makaraos. Hmm. Pag minsan naman, kuya, sa tinding kahirapan at walang nagbibigay, minsan ay nagtitiis ako na hindi kumain. Ganun po, di kayo na? Opo, hindi kumain. Dahil nga sa walang nagbibigay. Hmm. Pag minsan naman po, hindi ko naman tinatago. Kapag ako may pera, yun, doon ako nakakabili ng pagkain. Hmm, ayun, ano po. Pero mayroon ka pong pinakamag-anak na umaalala sa'yo kaya? Wala man talaga sarap sa akin na mga kamag-anak mo lang na umalalay. Wala. So, wala ikaw talagang parang nagsisika para sa sarili. Oo, ako lang talaga ako sarang nagsisika para sa sarili. Mm-hmm. Ganun pala, ano po? Maliban naman talaga, sir, kung siguro ko kung tutulungan ako ng mga kamag-anak ko kung siguro ay marating ko na kasi po ako ay mapangarap. Mm-hmm. Kasi ano pinakang pangarap mo sana, kuya? Pangarap ko sana, kuya, na gumanda ang magasin sa buhay ko para nanay ko, mga kapatid ko, or yung mga family ko ay pagkakaisahin ko ba? Okay. Yung ang gusto ko, pangarap ko yung kumbaga mag-iisang pamilya. Kasi po kami magkapapila po ay simula nung namatay ang tatay ko, nagkawatak-watak. Napansin ko kuya yung kamay nyo, ano, ganun nyo na po. Ito po sa kalyo nakagagapang po, ano, napapasok sa init. Sa init po yan. So, napakalyo na siya kasi opo. Lagi nakaganyan sa initan. Opo. Po. Wala, ano. Kaya hindi madali po yung ano nyo. Opo. Ang pinakapangarap ko, magkaroon ako ng puhunan. Ay. Nagkaroon din ako ng tulad nyo, parang ganyan sa inyo. Cellphone. Cellphone. Wala kang cellphone ko. Wala po, kuya. Yan ang matagal ko na. Mahirap kang makontak. Kaya nga po. Yan kung, po. Kung sakali, kuya, magkano po pinakang katamtamang puhunan sa mais para... Yan para po. Hindi ka na mag-angkat sa tao, so direkta ka na doon sa binibigyan. Yan lang po, yung sinasabi ko sa inyo, ang totoong buhay. Yan po ay mga apat or anong, pwede na. Ayan. Pwede na natin siyang palaguin. Palaguin mo na. Okay. So yun, sa tingin mo kaya, pag nagkaroon ka ng puhunan, mas magiging mas madali-dali sa iyo yung hanap buhay. Opo, kuya. Yung halimbawa, mas malaki yung posible mong kitain. Opo. Ayun. So madalas talaga yung tira, yun na rin magiging pagkain mo. Opo, sir. Hmm. Pag minsan naman, sir, kung talagang hindi ko nakaya at nauumay na ako dyan kasi araw-araw na lang ang pagkain, pinamimigay ko para makatulong din ako sa iba. Ayun. Ganun po ang ugali ko, sir. Kung anong mayroon sa akin, binibigay ko. Ayun. Hindi ako madamot na sinasabi nila na kailangan ako ganito. Dahil kasi ang iba may nang isip. Mm. Mayroon mga tao nagsasabing ginagamit ko lang yung personal na pagkatao ko para lang lukuin ko ang may ibang maawa, tao. Para may maawa. May maawa. Na ginaganon ka. Opo. Pero nakita ko yan, hindi totoo kasi yung pagsisikap mo nga, ganun na lang eh. Opo. Sipin mo, pwede namang manghingi ka na lang pero ang gawin, may dala kang paninda. Tapos opo. Gumagapang ka papunta sa mga suki mo. Opo. So, hindi mo ginagamit yung kapansanan mo para maghingi. Kundi,
yung kapansanan mo hindi mo pinapansin para magtrabaho ka. Opo. Yun yung kahanga-hanga sa'yo, kuya. No? Sana maraming tao yung tularan ka sa kasipagan. Kasi yung ibang tao, ang totoo, minsan mapansin mo, malakas naman, wala namang problema, pero nanghihingi. Opo. Ikaw, may diferensya ka, pero nagtatrabaho ka. Opo. Kaya, ano yun, kuya, kahanga-hanga sa katulad mo, na hindi kailanman umasa sa bigay ng iba, kundi nagsisikap ka. Ako naman po ay, ito lang po masasabi ko din, andyan po at nakakita tayo sa video, kaya ano po tayo. Ako po naghahanap buhay, hindi lang para ipakita ko sa taong kaawa-awa ako. May bumili man sa akin sa wala, may isa uli ko yung panda ko, nang walang wala. Hindi ko pinipilit ang yung tao na bumili sa akin o hindi. At hindi ko din pinipilit ang isang tao kung magbigay o hindi. Ayun na po. Basta sa akin lang ho yung magtrabaho para sa kinabukasan ko din. Ayun. May pagkakataon ba na nagkaroon ka na ng puhunan sa trabaho? Sa ganyang trabaho mo? Wala pa sir. Ah, wala pa? Mula sa pool talaga? Hindi mula sa pool. Hindi naman ako nagkakaroon ng puhunan. Nagkakaroon ako sir. Maya, sasabihin ng mga kamag-anak ko, pera. So nauubos yung puhunan mo? Yung so, pera mong iniipon mo nauubos? Yung iniipon ko ng pera sir, imbis na iipon ko, hinihiran lang. Pag sinisingil ko, sila pa nagagalit. Bagay, mahalaga ko yan, nakakatulong ko sa pamilya mo. Opo, sir. Total, mahalaga. Pamilya mo naman sila, so opo, paano man, yung pera mo at least napunta sa pamilya mo. Opo, sir. Ayan, di naman siguro, di naman nauwi sa mga bisyo-bisyo. Ayan, hindi naman, naman talaga. Hindi naman po, sir, talaga. Ako yung nagsasabi po, sir, ng totoo. Ako po ang pinakambisyo ko, sir, ayan, pagkain, trabaho. Kumbaga sir, ginagawa ko sa sarili ko, kung ako lang mayaman, gusto kong tripling ng sarili ko. Yung baga ay, magtatrabaho ko sa umaga, magtatrabaho ko sa gabi. Yun, yun pala. Kasi may pangarap talaga ko sir sa ano ko, gusto ko din sir sana ang pangarap ko, maging vlogger din. Pwede. Kasi po sir, dami ako nakikita na nangangalat sa kalsada. Na walang natutulugan, na palabi-laboy. Sabi ko sa sarili ko, sir, pag ako naging vlogger at ako mayaman lang, bibigyan ko sila ng tigi isang tulugan man lang, na hindi mainitan, hindi maulanan. Ayun, napakaganda ng pangarap mo, kuya. No, siguro dahil nakikita mo yung sarili mo na para bang sabi mo, na sana may tumulong sa iyo. Parang ikaw ba matagal ka na naghihintay na makita ka ng may makatulong sa iyong vlogger? Ako naman kuya, nangarap ako na may tumulong sa akin na vlogger. Gusto namin makatulong sa iyo. Nabanggit mo kanina na kung mayroon kang puhunan ay mas magiging maganda yung trabaho mo. Opo. Mas kikita ka at yun, pwede mong mabili yung mga pangailangan mo. Ano? Opo. Ayan. So kuya, bakan mo kuya. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Ayan. Marami po salamat sa... Magkano yan kuya? Ako po sir talaga, ayamin ko sa hindi din ako marunong mag... tingin ng pera. Hindi po kayo marunong magtingin. Hindi po ako marunong magbilang. So wala po kayo ideya kung magkano yan? Wala po akong ideya. Ayun. Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Marami po salamat sa inyo po, sa mga kasama nyo. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil... ano po, binigyan ako ng isang pagkakataon na magkaroon ako ng... Kasi yan, ito na ang pinakapakarap ko na... magkaroon ako ng sariling puhunan. Yun. Ayan kuya, bali 4,000 yan. Ayan. So yung inaangkat mo na ano, makakabili ka ng sapat na paninda mo para mapaikot mo yung puhunan mo, ano kuya? Sana mapalago mo, ano? Sisikapin ko kuya at lagi kong ipapangako sa inyo. Lagi din niyo akong makikita niyan kung saan niyo akong makikita niyan sa bayan. Ayan. Lagi niyo po akong makikita niyan. Ayan, ano. So,
Yun nga, naisip namin na magkaroon ka ng sariling puhunan para mas malaki yung kitain mo. Para hindi mo kailangan ano eh. Hindi mo kailangan laging ubos-ubos. Kasi sa'yo yung paninda, di ba? Opo. Pag inaangkat mo, malulugi ka talaga. Opo. Kasi pag di mo naubos, yung tira, lugi na. Opo. Pero kung sa'yo yung produkto, yung tira bukas, ano pa din, ano? Opo. Kaya yan, sana. Pero di ka naman kaya kuya niluloko pag buwibili ka kasi hindi mo pala kilala ang pera, hindi mo. Sa akin naman, sir, kung mga kakilala ko na, halimbawa mga kakilala ko ng tindahan, pag sinasabi na lang sa akin, nagbibigay ko sa kanilang halimbawa 200, o sa kuliya pa, ay binibili ko lang ay kalating kilong bigas, isang sardinas. Pag ako naalis, sinasabi nila sa akin, ay may sakli ka pa. Ayun po. So, ganun. So, kung hindi na lang sasabihin sa'yo, di mo na alam. Opo. Ayun pala, ano. Ngayon po, dito naman sa paninda na to, tulad na sinasabi ko sa inyo, ito ay binibinta ko ay kuha ko sa kanila ay 40. Binibinta ko na 50 dahil na gusto ko isang po ako. Ganun. Ganun pang ginagawa ko. Ayun. Sa makakapanood man ito, o kung sino man na andyan, sa ano. Maraming pong salamat sa mga taong tumutulong sa akin. At ang una po, nagpapasalamat ako sa kay God. Dahil may mga tao pang naniniwala na siguro ay tulad ni Kuya. Nagsusumikaw si Kuya na matulungan ako. At lang maraming salamat Kuya sa tulong mo sa akin. Hayaan ko Kuya, kung sakali man na marating ko yung pangarap ko, siguro ko ay makakabawi din ako, hindi lang sa hindi lang ito. Baka siguro sa ibang bagay. Dito ka natutulog minsan, pag hindi ka nabuhay. Dito ako natutulog. Kasi malayo pa ipapasok dyan. Opo. Paggabi na. Opo. Madilim na, so dito ka na matutulog yan. Opo. Kasi mga kamal, sabi ni Kuya sa ngayon na wala siyang bahay, nakikitulog sa konsantaan. At may nakaraan daw, natulog ka sa lupa. Opo. So, mas mabuti-buti dito dahil may bubong. Hindi naman dinigan dito, walang ahas. Ay, sa kanila naman siya kay, kung makagap ko, kung ano man ako, hindi naman siguro ako papabayaan ng Panginoon. Pero sigurado malamok. Malamok talaga po. Hindi lang sa malamok, nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung susuotan ka ng ano, ng ahas. Ayun. Pero, so, ano posisyon mo pagtulog? Ganyan lang? Ganyan lang, sir. Ganyan sa sandal ka? Oo, ganyan lang. Nakatulog ko naman ang maayos. Opo. Ayun. Ganun pala. Talagang mahirap yung kalagayan ng kuya. Wala man lang susundo sa'yo para ihatid ka sa inyo. Opo.